Talagang hindi ko mawari kung saan humuhugot ng kasinungalingan itong tao na ito, si Crisette Laureta Chu. Alam po ninyo, isang kongresista, kung hindi ako nagkakamali sa pangalan, na si Congressman Jude Asidre, eh tinawag na sinungaling ito pong si Crisette Laureta Chu. Iyon po ay sa pagpapakalat niya ng mga kasinungalingan ng mga nakaraang panahon. Hindi ko na lang idedetalye kung ano-ano ang mga yon. Pero dito, si Crisette Laureta Chu, sa pamamagitan daw po ng kanyang panaginip, ayon sa impormasyon na ipinarating sa atin ng ating kaibigan, eh naninira ng kasalukuyang gobyerno. Totoo kaya yon? Sige, tingnan po natin ngayon ang panulat niya, no? Kasi hindi ko pa po ito nababasa, kaya hindi pa ako makapagkomento ng detalyado. Ito po ay sinend sa atin. At ito po yung blog ni Crisette Laureta Chu, ang blogger ni Rodrigo Duterte. Ito ay tinatawag po nilang Solicitor General. Bakit kaya Solicitor General ang binansag sa kanya? Eh, sabi kasi, mahilig daw po itong mag-solicit. Kaya general ang rango sa pagsusolicit. Baka mapasama tayo, may kaibigan po tayo. At malapit na kaibigan ko po yan, nasa Solicitor General's Office. Ano? Anyway, tungo na po tayo dito. Sabi po nito, ang post niya, Diyos ko, o basahin muna natin ha, kagigising ko lang na naginip ako ng masama. Share ko para di magkatotoo. Yan ha. So, the plan is to impeach the BP because di daw sila matatahimik hanggang a widely popular BP is there. Saan naging popular si Sara Duterte, by the way, mga tol? Popular sa katarantaduhan? Popular sa incompetence? Popular dahil hinahype lamang siya ng mga DD sheets? No? Yung mga survey-survey na yan, bahala kayo kung maniniwala kayo, pero ayoko nang mag-focus sa mga survey na yan. Mind conditioning ang nangyayari sa mga survey. Kung sino po yung nagpapasurvey, kung sino po yung may-ari ng survey industry, may mga biases po yan. At nakikita po natin yung mga biases na yan sa resulta ng kanilang survey. Hindi nila maikakaila yan. Kahit sabihin pa nilang scientific ang survey. Tuloy natin. She is the roadblock for their dream of absolute and continuous power. Talaga lang? Paano magiging roadblock si Sara Duterte? Eh, bumababa, diminishing na yung kanyang popularity na sinasabi ninyo. Tinatalo na nga siya ni Rapi Tulfo. Kaya nga, si Rapi Tulfo naman ang inaatake nyo ngayon. Di ba? Oh, singit natin si Rapi Tulfo. Saan ba banda rito yun? Tingnan natin. Ito ba yun? Oh, I'm sorry. Ito. Ito ba? Oh. Singit natin si Rapi Tulfo. Ito naman, may basis yung kanyang sinasabi. Pero, ang punto, bakit nila pinapansin si Rapi Tulfo ngayon? Kasi threat talaga sa pagka-presidente ni Sara Duterte, si Rapi Tulfo. Di ba? Yun lang kasimple yun, threat talaga. Kaya sisiraan nila ngayon lahat ng mga threat, katulad ng ginawa nila kay Speaker Martin Romualdez at ngayon dito kay Tulfo. Sabi niya, yung Tulfo program, para lang sa views, wala nang pili. Pati reklamo ng anak na kulang yung 500 pesos allowance niya for her, from her tatay ay i-accommodate nila. Kawawa yung tatay. Sabi niya ayaw na magkahiyaan because he has done his best. You could see him die inside from being humiliated like this. Gigil ako, blah, 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 blah. Ang point natin, wala kayong moral ascendancy para i-call out si Tulfo. Dahil kayo'y mga supporter ni Sara Duterte na naghahangad na maging pangulo. Ha? Kung ang nagsasalita pa rito ng mga katagang ito, si Attorney Libayan, baka maniwala pa ako. Kasi alam ko na talagang ever since hindi pa kumakandidato sa pagkasenador, si Rapi Tulfo, ine-expose na ni Attorney Libayan ang hindi magandang mga pangyayari sa Rapi Tulfo program. Pero kayo, nanahimik kayo ang tagal, even nung panahon ng halalan, may isang salita, wala kayong naririnig. Wala kaming naririnig from you na dinidiscredit si Rapi Tulfo. And now, dahil tinalo ni Rapi Tulfo sa survey si Sara,
Binuhay ninyo yung 2020 or 2021 issue ng isang sundalong namatay sa labanan na prior to that, parang nasigawan, nasabihan ng duwag bilang isang lalaki, hindi naman bilang isang sundalo ni Rapi Tulfo. Kaya wag niyo na kaming linlangin. Ha? Lahat ito ay narrative ninyo para isulong ang interes ni Sara Duterte at hindi kami magpapauto dyan. Ngayon, balik tayo sa panaginip mo. When Congress reconvenes, a congressman will start the conversation on issues like confi funds, etc. and then someone will move to impeach her. At sana mangyari ang panaginip mo. Sana talaga. Ha? Ako, pinapangarap ko mangyari itong panaginip ni Crisette. Eh. Gusto ko talagang ma-impeach si Sara Duterte para yung vice presidente na itatalaga ng ating Pangulo pang nagkataon ay hindi na maghahangad pang angkinin ang kanyang kapangyarihan. Kasi ganito yan eh. Kapag ka na-impeach ang vice presidente, pipili ang ating Pangulo either sa Senate or the House of Representatives. At kung sino po yung mapipili niya, ay siya po ang itatalagang vice presidente. Ha? Okay, tuloy tayo. Pero hindi pa po yun nangyayari. Panaginip lang ito ni Crisette Laureta Chu. Sinasakyan ko lang yung panaginip niya na sana mangyari. With both Congress and Senate behind them, they will pummel Sara left and right. And the narrative will focus on confi funds, the only issue they'll bring against her. Talaga? Confidential funds lang ba ang issue kay Sara Duterte? Ha? Confidential lang ba? Hindi po. Si Sara Duterte, kasama po sa kinasuhan sa ICC. Isang issue po yun sa kanya. Si Sara Duterte, no comments sa mga napakahalagang issue sa ating lipunan. Si Sara Duterte, maraming ginagawa na hindi po nagugustuhan ng taong bayan. Isa po dyan, yung ginawa niya decades ago na nanapak ng isang sheriff na nagpapatupad lamang ng kanyang tungkulin bilang isang sheriff. Oh, si Sara Duterte, incompetent bilang DepEd secretary. At ito po ay kanyang inamin. Ha? Inamin niya po yan na siya mismo hindi niya po kayang ganapan ang posisyon niya kaya ipinagkakatiwala niya lamang po sa mga eksperto. Ito po yung video ng pag-amin nitong si Sara Duterte. O, tingnan nyo po ah. Napin lang muna natin. Hindi ko na ilagay dito. Ngayon ko lang naisip eh. O, dito tayo. Ito po. Pakinggan po ninyo ah. O, sabi po dito ni Sara Duterte. I felt guilty kasi alam ko ako yung... She felt guilty kasi alam niya na siya... Isa ako sa... nag-cause ng stress because I do not come from... Isa siya sa nag-cause ng stress. Dahil daw, hindi siya nanggaling saan? Sektor ng edukasyon? The education sector. I do not have an education background. So I cannot... Wala siyang education background. Review what they are doing. O, kaya hindi niya marireview ang mga ginagawa ng kanyang mga subordinates. At ano ang gagawin niya na lamang? Ipagkakatiwala ito sa kanila. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. I felt guilty kasi alam ko ako yung... Nagets nyo? Yan, mga issues yung kay Sara. Being ang incompetent. And incompetent, ano pa ba yung isa? Not trustworthy Secretary of Department of Education. Ha? Hindi mapagkakatiwalaan ito. Kasi bakit? Yung confidential funds, supposedly ang gamit noon ay para i-realize ang objective ng organization kung saan siya namumuno sa pamamagitan ng pagkalap ng information. Pero ano ginawa nila sa confidential funds? Sa kanyang pag-amin sa Senate hearing, ginamit nila ito sa pamamagitan ng pagtulong sa tao. Ginamit nila ito sa pamamagitan ng pagnanais na sugpuin ang terorismo. Insurgency in the name of the Department of Education. Trabaho ba nila yon? Hindi naman, di ba? Oh. Ngayon,
pinagtanggol siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isingit po natin ito. Naalala ko lang din. Isingit natin. I remember I watched the vlog of Attorney Claire Castro and she has something to say na napakaganda. She has said na napakaganda. She said, pasensya na, mahina po ako sa English. Ah. Pero hindi naman ako kasing ganyan magsalita ni Sara Duterte. Pag ako itinanong nyo naman sa isang porte na dapat alam ko, hindi naman ganitong katulad po nito habang hinahanap ko yung video. Final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Pag Secretary of Education ka, bilang ehemplo ng mga kabataan, dapat artikulado ka. Dapat yan ang unang-unang nakikita. Magaling kang magsalita, matalino ka, in short. But unfortunately, mukhang hindi ko rin maunawaan si Pangulong Bongbong Marcos, sa totoo lang, sa kanyang desisyon na manatili si Sara Duterte. Until mapanood ko itong vlog ni Attorney Claire. At it makes sense. Ano, politically speaking, it's not appropriate for PBBM political optics na ngayon sipain itong si Sara Duterte. Bakit? Pakinggan po ninyo ito, mga tol. Ito kasi nakikita ko, sige, mga kayubi. Hindi niya naman nilalaglag dito si FL. Hindi naman niya ito nilaglag, syempre. Kaya lang, kung tayong ordinaryo, ang titingin dito, mga kayubi, ha, ang dating nilaglag ang kanyang asawa. Kasi taliwas doon sa naramdaman ng asawa niya, taliwas ha, sa nararamdaman ni FL, yung ginagawa ngayon ni PBBM. Uh-huh. Diba? Pansinin niyo. Pero kung babasahin niyo na mas malalim, tingin ko, tama ang ginagawa. As of the moment, ha, hindi ko sasabing forever na tama. For the meantime, tama yung ginagawa ni PBBM na ganun ang maging reaction niya kay VP Sara. Alam mo kung bakit? Bakit? PR? Mm-hmm. Diba? Una, mga kayubi, i-analyze natin. Kapag nagalit siya sa panahon ngayon, di ba? Kay VP Sara at ang magiging basihan niya, galit ng asawa niya, mas lalong magiging weak leader si PBBM sa mata, lalo na ng mga basher niya. So, anong... Bakit? Oo. Ha? Tatanggalin si VP Sara? Top performer ayon sa Okta Research, mm-mm, na hindi pinakikinggan yung EDCOM 2 report, mm-mm, tatanggalin, top performer, mm-hmm, dahil lang sa inis ng asawa niya, uh-huh, dahil bad shit siya sa asawa niya, uh-huh, ay lalong siyang pagtatawanan. Uh-huh. So, kita niyo. So, diba, may mga lumalabas din, especially may mga balibalita partner, di ba? Na under. Diba, sinabi niya, tignan mo. Ito nga, may nadinig ako kay Atty. Harry Roque. Mm-mm. Porkit ba bad shot sa'yo? Diba? Mm-mm. Parang feeling rain na ka na? Hindi na... In short, mga tol,
hindi akma sa panahon ngayon na tanggalin si Sara Duterte. And isa sa mga kaibigan ko na hindi po kilala sa publiko, na pag-uusapan po namin ang political situation. Sa kanyang peerless forecast, tatanggalin si Sara sa hinarap. The right timing is very important. At tingin ko mangyayari yan after election ng May 2025 senatorial election. Yan ay peerless forecast lang namin, ha. Ewan natin kung mangyayari talaga. But we are hoping na wag ikompromiso ang sektor ng edukasyon dahil po sa isang incompetent na secretary. At para bigyan ng emphasis na kahit ganon ang sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sigurado itong merong clearance yan kay sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa komento ni First Lady, may clearance yan kay PBBM. Iyan namang interview. Definitely may mga prepared question na diyan na sinend prior to actual interview. Kasi scheduled diyan eh. Maliban na lamang kung okay lang kay First Lady, at naniniwala ako na pwede namang okay talaga sa kanya dahil matalino yan, na impromptu lang yung maging interview. O, ngayon, tinanong siya. Sinabi niya yung pagkakataon na yon. Napag-usapan na nila ni Pangulong Bongbong Marcos yan, sigurado tayo dyan. Nakapag ka magkatabi sila sa pagtulog, si Sara Duterte, ganito ginagawa ng pamilya niya. Well, definitely something like that. At bilang patunay, syempre, na hindi yon makakaapekto sa kanilang maayos na relasyon, yung politika, ang dami mga post ni Atty. Lisa na nagpapakita ngayon ng sweetness nilang dalawa. Kung saan lalong nagiging ampalaya ang mga DD sheets. O, di ba? Puntahan po ninyo yung page niya, Liza Marcos. O, makikita nyo po dito yung sweetness ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ni First Lady Liza. At napaka-right ang timing nito. Kung kailan si First Lady intriga, tinitira ng mga DD sheets, saka naman may ganitong mga post sa kanyang page, di ba? Okay? Now, balik tayo dito sa panaginip. Sana magkatotoo ang panaginip po, Chrisette. Ima-impeach itong si Sara Duterte. Ah. Okay? Hindi totoo na confidential funds lang ang issue sa kanya. Ang daming mga issue binanggit natin at marami pa na hindi na po natin nabanggit. Tuloy natin. Wala silang paki na may confi fans ang iba or di totoo, basta this will be the narrative. Like AJK is the narrative against PRRD. Hindi po totoong walang paki. In fact, not only the Department of Education and Office of the Vice President ang tinanggalan ng confi funds. Kasama po ang Department of Foreign Affairs, ang Department of Information and Communication Technology, at nang noon ay pinamumunuan pang departamento ng ating Pangulo na Department of Agriculture. Lima po sila na tinanggalan po ng confidential funds. At yung EJK narrative na sinasabi nila kay PRRD, hindi narrative yon, facts yon, totoo yon. Alam mo, Chrisette Laureta Chu, magpulis ka muna para malaman mo na totoo ang nangyaring EJK sa panahon ni Rodrigo Duterte. But I am saying this as a civilian now, pero former police officer ako. At I have been on that situation. Ha? Hindi nyo may kakaila sa akin yan. Tuloy tayo. All this time, BBM will be the good cop protecting Sara. But the attacks will come from all sides. Talaga? Hmm? Si Pangulong Bongbong Marcos, not necessarily pinoprotektahan si Sara. To be honest with you, mga tol, pineperform lamang ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kanyang ipinangako maybe sa Uniteam. Kasi, syempre, vice-presidente ka, Uniteam eh. Hanggat hindi nangyayari yung mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa ambush interview sa kanya, i-replay nga natin ulit yun, mga tol. Puntahan natin yun.
RTBM Malacañang. Hindi tatanggalin si Sara Duterte bilang bilang Secretary of Education. So, sir, ano po ang tugon ng pamahalang national? Hanapin natin. Saan ba banda rito yun? Kasama sa long-term solution man na sobrang mag-alala ang tao. So yung iba talagang sorry, pinapaspas namin yung pagka... Ngayon lang pumasok sa isip ko to eh. Malayo pang dinadala. Kasi nag-topic tayo nang si Chrisette lang ang nasa isip ko. At lahat ng mga sumusunod na sinasabi ko ngayon, ngayon lang po pumasok sa isip ko. Kaya pasensya na kayo. Kaya pagka natapos yun, eh, malaman na namin kung paano pwedeng gawin. Will it affect your working relationship with the Vice President? Pakinggan and also ninyo, your reaction to suggestions that it's timely that she be replaced in the cabinet? Why? I don't see the reason behind that. But, well, first of all, my first reaction is how what a lucky husband I am. That I have a wife. Ito, it is not only about the sweetness of PBBM towards his wife. Huh? It is more on ang mga leader kasi mga tol, pag nagsalita yan, laging related yan sa politika. At bakit sinasabi ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi walang ganun si Rodrigo Duterte. Walang ganun si Sara Duterte. Diba? Katotohanan yan. O sinasabi nila, private lang ang buhay ng mga yon. Imposible naman na hindi ka makakaramdam ng sama ng loob kapag tinatarantado ang asawa mo. Active sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin, yan, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when... Malalim yun. Bilang asawa, nararamdaman niya yung nararamdaman dapat ni First Lady. Pero hindi natin nakita yung kay Sara Duterte. Rather, ano ang sinabi ni Sara Duterte sa kanyang press release? Bilang tao. No? Kaya dito makikita mo na hindi wife-oriented itong si... Tama ba yung termino? Ha? Kasi pag sinabi kong family-oriented, includes mga anak nila eh. O, hanapin natin yun. Saan ko ba napanood yun? O, puntahan na lang natin yung channel ni Sara Duterte. Ito. Ito ba yun? Ito pala, nakita ko na. Ito, o. Oh. Diba? Ano yung sinabi niya rito? Kapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga... Echapuera, si First Lady. Tapos, yung kanyang paninindigan, hindi tumatayo bilang isang babae, bilang isang wife, kung hindi bilang isang tao. Nakikita ninyo mga tol? Kaya kung lalaniman ninyo ang pag-iisip nyo rito, I do not know kung anong relasyon meron siya sa kanyang asawa ngayon. At perhaps, ang Duterte sa kanilang mga spouses. Ngayon, balik tayo dito sa media interview. You have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara. Kami ni Inday Sara, wala na. Mag-uusap kami na tungkol dyan. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya... Ito, tingin ko delikadesa na lang ang pinag-uusapan dito. Siyempre, hindi naman sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na mahina ka. Naging kakampi ka eh. No? Hindi yan sasabihin sa harapan ng taong bayan. Pero, pahiwatig itong sinabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos, ha? Tuloy natin. Ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro
madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue nito. So sir, sa meeting po natin, you will assure the Vice President that she will not be replaced as Deputy Secretary. She will. She doesn't need my assurance. She knows that. She will be replaced. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Kaya nga sabi ng Attorney Clear, nabasa kaya ni Pangulong Bongbong Marcos yung report? Na mukhang hindi ginagawa ni Sara Duterte yung kanyang trabaho. Anyways, darating yan, naniniwala ko. Matatanggal yan si Sara Duterte eventually. Balik tayo dito sa panaginip na walang kwenta ni Crisette Laureta Chu. Sabi niya pa, the goal is to kill her spirit so she just resigns. If she doesn't resign, BBM will reluctantly move to fire her as DepEd Secretary due to her issues out of delicadeza. And then, the proceedings for impeachment will start. Diba? Itong ginagawa ni Crisette Laureta Chu, kunyari na naginip, pero kinokondisyon niya na ang isipan ng mga supporter nila na kung ano yung mga posibilidad na maaaring mangyari dahil yun naman talaga ang maaaring mangyari. Kasi nakabase yun sa nakikita natin kay Sara Duterte. Walang delikadesa. Incompetent. Kaya pinapanawagan po natin na mag-resign. Pero yung pagpapile ng impeachment, I don't think so. Pero I am hoping na pailan siya ng impeachment. Tuloy natin. Ano pa sinasabi dito nitong si Crisette? If she is impeached, the floor will be wide open for tambaluslos. Si Speaker Martin Romualdez. Kasi nasa choice ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kung sino yung pwedeng maging vice presidente. At ako naman, sa totoo lang, kung ma-impeach itong si Sara Duterte, kukunin ko talaga si Speaker Martin Romualdez kaysa kay Senate President Mig Zubiri. Mas magtitiwala ako kay Speaker Martin Romualdez, as simple as that. Dahil siya, kadugo ko, dahil siya, competent public servant. Diba? After all, trust and confidence ay napakahalaga sa iyong subordinates. This is the grand plan all along. Talaga, sila pa ngayon ang nagkaroon ng grand plan. Sila pa yung nagsususpetsa na mayroong grand plan laban kay Sara Duterte. Sa totoo lang, kayo ang mayroong grand plan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. And it makes sense now kung bakit vice presidente lang ang tinakbo nitong si Sara Duterte. Akala nyo kasi overwhelming ang suporta ng tao. Nakapagka nakapanalo na si Pangulong Bongbong Marcos, para mas mahaba ang maging termino ni Sara Duterte, magbisi muna siya, after 2 years, sipain si Pangulong Bongbong Marcos, 4 years siyang president and another 6 years, parang Gloria 2.0. That is the grand plan ng mga DDCs. Tapos sasabihin ninyo may grand plan laban kay Sara Duterte? Tambaluslos will never win as VP or president, so this is the only way he can ascend to power. At ganun din naman si Sara Duterte, hindi siya mananalo, Crisette Laureta Chu. Pagka nanalong presidente si Sara Duterte, tigil ako sa political vlogging. Maniwala kayo sa akin mga tol. Mananahimik na ako sa politika. Wala nang kwenta magiging presidente natin pag nagkataon . Kaya ayoko na sa politika pagka nanalo si Sara Duterte. When Tamba becomes BP, BBM will step down a year before the end of his term so that Tambaluslos will become president and then it would be easy for him to manipulate the polls to re-elect himself to the presidency when he is 40 or so. Sandro will be ripe to take over. Napakasinungaling, di ba? Sa totoo lang, panaginip ba ito? This KLC has become, dahil sa pagiging rabid supporter niya ng mga Duterte, saksaka na po siya ng sinungaling. Kung magkukwento ka ng panaginip, yun talagang totoo talaga na panaginip. Hindi yung naisip mo na tapos idadaan mo lamang sa panaginip. Nakamang teting na yan. The greatest fear of those in power is another Duterte presidency because the Dutertes are not one of them. So many corrupt people will tacitly and silently support this move. I don't think so.
nang maging presidente si Rodrigo Duterte, naging talamak ang korupsyon sa totoo lang. Huwag na tayong magpaniwala, at ako'y nabola din noon eh, pero huwag tayong magpaniwala na sa panahon ng Duterte presidency na wala ang korupsyon. Isa sa mga gusto ko, kahit ito'y kalaban natin sa paniniwala, lalong-lalo sa politika at paninira niya na ginagawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, kay Toto Causing. Si Toto Causing, alam niyo ba kung bakit siya na-disbar? Dahil ni-reveal niya ang korupsyon ng isang kawani ng gobyerno sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ang problema lang, hindi niya ginamit yung pagiging abogado niya eh. Pinost niya sa social media, naging reason yon para ma-disbar siya. Oh, pero isa yon sa sinasabing korupsyon sa panahon ni Duterte. Puntahan niyo na lamang yung channel niya kung gusto niyo malaman yung detalye noon. Hindi ko na ikukwento dito. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, grabe, during pandemic, naghihirap na nga tayo, wala na nga tayong pinagkukunan ng pera, pero kaliwat-kanan pa ang mga kontrobersiya na pumutok sa ating lipunan ng mga panahong iyon, particular yung Parmalee deal. Bilyong-bilyong halaga ng piso ang nawala sa kaban po ng bayan na nagresulta sa pagkakakaso ng mga nasa likod nun. Eh kung may ebidensya lang siguro, baka nadamay pa doon si Rodrigo Duterte. O kaya wag niyo sabihin na ang panahon ngayon, kukurapin pa si Pangulong Bongbong Marcos o si Speaker Martin Romualdez para lamang mangyari itong mga gusto ninyo. Di totoo yun. Kasi ngayon, nahuhuli talaga kung sino ang mga kurap. Ha? The only thing, tuloy natin, standing between this goal and the realization of that goal is that despite everything they are doing, all the PR people they tap, the general sentiment is against the Marcoses and Romualdez. Talaga lang? Kasinungalingan talaga to. Sabi nila, naniniwala sila sa survey. Kaya gamitin natin yung survey sa kanila. Kasi top performing secretary daw si Sara Duterte. Sabi nung survey, 31% of Filipinos supports Marcos. 20% lamang para sa mga Duterte. 3% para sa lehitimong oposisyon and 40% more or less para sa walang pakialam. At kaya namin ginagawa ito para doon sa kanila na mga walang pakialam. Kasi baka maloko ninyo. Ha? Palalabasin ninyo na sikat si Sara Duterte, na ang mga Duterte sikat, pero sa katotohanan lang, wala naman talaga na silang kasikatan ngayon kung hindi sumisikat sila dahil sa mga katarantaduhan nilang pinagagawa sa mga nakalipas ng panahon. Yun lang yun. O, tuloy natin. Sara is still very much the most trusted high-ranking official. Di ako naniniwala doon. Kung very much trusted siya, bakit tinanggalan siya ng confidential funds? Di ba? The decision of the House of Representatives as well as the Senate of transferring the confidential funds from the Office of the Vice President and Department of Education to other agencies concerned, hindi po yon political decision lamang ng mga politiko. Ha? Yung personal decision ng mga politiko. Decision yon na ginawa dahil po yon sa public clamor. Yan ang totoong public clamor. Ibig sabihin, hindi pinagkakatiwalaan ng majority of the people si Sara Duterte na magkaroon ng confidential funds. Kaya siya natanggalan ng confidential funds. Kasi talaga naging maingay. Tayong mga supporter, loyalista, even ang mga Dilaw at Pink, talagang issue yon laban kay Sara Duterte at hindi natin siya pinagkakatiwalaan doon. Tuloy natin. Her father is still forced to reckon with. Ito, hindi na ito panaginip. Nagkukwento na ito si KLC Rito ng kasinungalingan. Her father is still a force to reckon with. Amy Marcos may pivot at the last minute and divulge what she knows, which will be very, very much damage everything her brother and cousin have worked for. So yes, whatever we like it, whether we like it or not,
a huge part of their plan failing still rests on a Marcos. Huh? We, I mean? Alas nyo ba na ituturing si Amy? Ha? Kayo mga tol, naniniwala ba kayo na alas ng mga Duterte si Amy Marcos? Ha? Ako, naniniwala ako traidor si Amy sa kanyang kapatid. Pero sabihin ninyong alas, never. Nakalimutan ko lang kung anong timestamp eh. Napanood ko sa nakaraang balita. Kumontra na naman itong si Amy Marcos sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Siguro, itopic natin na separate live streaming. Hanapin ko pa yung video. Ha? Kontrabida talaga si Super Ate. Dapat sa kanya ang bansag, super kontrabida. Okay, tuloy natin. Will Amy do the right thing? Mali-mali na nga ginagawa eh. Alam mo, KLC, pag ginawa ni Amy Marcos kung ano ang tama, iyak kayong lahat. Kasi lahat ng ginagawa ni Amy ngayon na pabor sa Duterte, mali. Yun lang yun. Generally, Mindanao is never going to believe in the Marcoses. Okay lang yan sa amin. Yun naman ang katotohanan sa survey daw eh. Na ang mga taga Mindanao, mas gusto mga Duterte, Visayas at Luzon, mas gusto si Marcos. Eh sige. Ang mahalaga, mas marami kami. Martin is a 5-term congressman in Leyte, yet he cannot claim to be its son. He cannot say Visayas is for Romualdez. Talaga. Alam po ninyo mga tol, masyado silang concentrated sa paninira kay Speaker Martin Romualdez eh. Ngayon, ako hindi ko kinakailangan sa paniniwala ko ito na ipalaganap kung ano ang ginagawa ni Speaker Martin Romualdez ngayon. After all, wala akong connection sa kanya whatsoever. Pero, naniniwala ako na pagkaginusto siya ni Pangulong Bongbong Marcos na maging presidente sa hinaharap, mangyayari yun. Kaya dapat, ipanalangin natin magtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng mga issue sa lipunan ngayon, mapagtagumpayan niya. At kapag ka napagtagumpayan niya ang lahat ng mga yan, kung sino ang i-endorso kahit mahina ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, biglang lalakas. Kasi hahatakin ng tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahinaan na yon ng kanyang i-endorso. Yan ang paniniwala ko dyan. Tuloy tayo. Regionalism is strong in the Philippines, so they need to turn the tide on this. Pero kung sinasabi ninyo sa totoo lang na walang say si Speaker Martin Romualdez in particular o si Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao, how come na yung rally ninyo halos nilalangaw sa baluarte mismo ninyo, pero yung proyekto ng ating gobyerno kung saan may presensya si Speaker Martin Romualdez, dinadagsa ng tao? Ha? Katotohanan yun. As per estimate ng ating Philippine National Police, the attendees on the January 28, 2024 Devil Rally ng mga Duterte sa Davao City has approximately almost 10,000 lamang. Pero ilan yung dumalo doon sa bagong Pilipinas Servicio Fair somewhere in Mindanao? Almost 30,000 nakatao. You see the difference? Ha? Nagteting tong gaslighter na si Chrisette Laureta Chu. Tuloy pa natin sinasabi niya rito sa walang kwenta niyang panaginip yet pinag-uusapan natin. SAS, Maharlika and other voices will have to be shut down or silenced or discredited, which will be hard for them because while they control Congress and Senate, they cannot control ordinary people. No. Hindi kinakailangang i-discredit si SAS. Hindi kinakailangang i-discredit si Maharlika. Ganitong uri ng tao, i-discredit mo. Anak ng teteng na yan, katangahan na lamang kapag ibaba mo ang level mo. Sila sa mga ganitong uri ng tao. Tayo, tinatalakay natin pero ibig sabihin, hindi natin binababa ang level natin sa mga ganitong uri ng tao. Tahan natin yung video na yon. Dito ko ba in-upload yun? Eto. Nakikita nyo? Kailangan bang i-discredit ang ganitong uri ng mga tao? Ha? Mga fake news peddler?
saan ang katotohanan sa mga sinasabi nitong dalawa na to? Eh halos lahat ng mga nagmumutawi sa bibig ng dalawa na yan, puro kasinungalingan. Tapos kailangan pang i-discredit? Hindi na. Dahil sila mismo, hindi na mga kapanipaniwala. Ang kanilang mga reputasyon sa harapan ng publiko, napaka-questionable na. Huh? Sabi mo pa rito, the military will not move unless they see a general unrest. They will take the cue from the people. Eh ano ba ang gusto ng taong bayan? Kapayapaan? Kayo lang naman ang mga didisits ang naghahangad ng kaguluhan eh. Partikular, itong si Pantaleon Alvarez saka si Rodrigo Duterte calling for the armed forces of the Philippines to withdraw support from our beloved president. Oh, di ba? Pero ang gusto ng tao, kung ang pagbabasihan ninyo kagustuhan ng tao, manatili si Pangulong Bongbong Marcos even beyond 2028. Yan ang gusto ng majority ng mga Pilipino. Whether you like it or not. But I do not agree on that premise. Ha? Bakit? Kawalan din ng delikadesa yon sa parte ni Pangulong Bongbong Marcos pagka pinagpilitan niya na beyond 2028 ang kanyang panunungkulan. And mind you mga tol, kapag ka ganun ang nangyari, I will withdraw my support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi yung tama. The Constitution says the President will have a term of one only and 6 years yan. At dapat panindigan yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Beyond that, hindi yung tama. Kaya hindi ako susuporta sa kanya. Pero naniniwala ako na hindi yun gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Naniniwala ako na ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos, magtatagumpay siya ngayon sa kanyang pamamahala at mag-i-endorso siya ng karapat dapat napapalit sa kanya at hindi yon si Sara Duterte. Tuloy natin. Anyway, natapos na yung panaginip niya. Nakalokohan ha. I woke up before I could see if Sara Duterte could weather the incoming storm. Wala na eh. Wala nang kwento eh. Kaya gising na daw siya. Ha? Personally, I don't mind seeing how Sara will deal with this. Let her deal with this. Because unlike Pierre Ardi, who's had an entire lifetime of fighting to oppose, Sara has been, relatively speaking, sheltered from this kind of people. Talaga? Ganun ba ang pagkakakilala mo kay Sara Duterte? No. Ang daming attack dog ni Sara Duterte at isa ka doon. Na? At even ang mga Pilipino, inatake rin ni Sara Duterte. Diba? When she was questioned and criticized about confidential funds, ano sinabi niya sa atin? Ang lahat ng kume-question sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan, kalaban ng bayan. Tama ba yun? Naknang teting tong Crisette Laureta na chu. O, tuloy natin. Let the Marcos Romualdez attack be her baptism of fire in dirty politics national level. Walang umaatake kay Sara Duterte na mula kay Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez. At sa amin din ang mga nagtatanggol sa kanya. Kayo ang umaatake kay Romualdez at kay Marcos. At pinagtatanggol lang namin silang dalawa. Counter-aggressive, ika nga. If she weathers this, she deserves the presidency. If she doesn't, that's too bad. But I'm still very convinced that Bongbong Marcos is the last Marcos to become president. Naniniwala ba kayo doon, mga tol? Sandro Marcos, naniniwala ako na magiging presidente sa inaharap. It's a matter of time lamang. Kasi sa ngayon, batang-bata pa si Sandro Marcos, pero hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang huli. Baligtarin natin yan, Crisette. Si Rodrigo Duterte, ang huling Duterte na magiging presidente ng Pilipinas. Huh? Anyway, so much for this na kasinungalingan na panaginip. I hope na i-deliver na natin yung gusto nating iparating sa inyo, mga tol. Before na mag-iwahiwalay tayo, gusto ko lamang iwanan ang mensahe na ito sa inyo. Malapit na po ang halalan, 2025, para po sa senador. Ang tanging hiling ko lamang po sa inyo, siguro from time to time sasabihin ko na po ito, huwag po tayong boboto ng mga hindi po nagmamahal ng tunay sa Pilipinas na ang mahal po kanilang mga sarili
at mga pinagsisilbihan po nilang tao. Huwag po tayong boboto na mga pro-China candidate. Huwag po tayong boboto na ang loyalty nasa mga Duterte, wala po sa bansa at sa taong bayan. Tingnan po natin ang mga kalidad ng iboboto po natin. Tingnan po natin ang kanilang pagkatao, ang kanilang karanasan, at higit sa lahat, yung tunay na malasakit para po sa sambayan ng Pilipino. Tama na po ang pagkakamali natin na nagawa, ako in particular, sa pagsolido sa Uniteam. Naging malaking pagkakamali sa akin yun. Now I remember kung bakit si Pangulong Bongbong Marcos never siyang nagsabi na isolid natin ang Uniteam. Diba? Naalala nyo ba, meron ba akong lapses sa memorya ko? Kasi parang hindi ko narinig kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-solid Uniteam tayo that time. No? Pero si Sara Duterte, lagi niyang sinasabi yung panahon na yon at nabudol ako doon. Ngayon, para kay Kaywoo, yung isa nating pinapalo na vlogger, I admit na katangahan para sa akin na ako'y nabudol ng isang politiko. Kasi totoo naman na nabudol ako ni Harry Roque, nabudol ako ni Robin Padilla. Dahil yung naging desisyon ko sa kanila, hindi nakabase sa aking assessment, kung hindi sa paniniwala sa Uniteam. Na ang paniniwala ko ng mga panahong iyon, kapag sila'y nahalal bilang senador sa ating lipunan, eh magiging kaisa po sila sa lahat ng pagkakataon na ninanais ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makakatulong para sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi po ganun ang nangyari. Buti na lamang si Harry Roque hindi nanalo, si Robin Padilla hindi ganun ang nangyari. Dahil si Robin Padilla, taliwas ang kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos, taliwas ang kanyang kagustuhan sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag na natin ulitin ang pagkakamali na yun at bumoto po tayo ng nararapat sa darating na 2025 national election para sa mga senador. For that purpose, meron po kaming group chat. Dalawa po iyon sa Facebook. At kung gusto nyo pong maging sumali doon sa group chat na yun, basically, ang mga nandoon ay Marcos supporter at loyalist. From time to time, nagsishare po sila ng mga pinanonood nilang mga video at mga nababasang mga vlogs. Pero nilikha ko po talaga yon, una, para sa channel natin at updated kayo sa ating mga future live streaming. Pangalawa, para doon po natin pag-usapan ang nalalapit na senatorial election. It has more than 400 members now sa dalawang group chat, ha? 200 each, mahigit. At doon, sosoliduhin natin sana. Kung hindi man natin maging solido, at least yung mga pag-uusapan po natin ng mga senador na iboboto, eh pagkaisahan po natin doon sa group chat na yon. Mag-message po kayo sa akin kung gusto nyo pong sumali doon para may add ko po kayo.